Ako si Joseph. Binata at mahitsura din naman. Tagong si Lahis nga lang. Nakatira ako sa isang paupahan dito sa Malate. Malapit lang kasi dito ang pinagtatrabahuhan kong mall bilang salesman sa bench. Mag-isa lang akong bed spacer dito. Wala kasing nakakatagal sa kasupladahan ng kasera na si Aling Nati. Ayos lang naman ako basta may nasisilungan at may natutulugan tuwing gabi. Mabuti na to kaysa sa mag-uwian ako ng Pampanga. Isang araw sa trabaho, may namataan akong gwapong lalaki. Matipuno, moreno, maganda ang katawan. Maamo ang mukha na may kakapalan ng mapulang labi. Basta Pinoy na Pinoy ang dating. May hawik siya kay Borgi Manotok, yung model namin. Pero siyempre, paordinaryohin mo ang kabuuan. Tumingin siya sa may underwear section. Lalapit na sana yung kasama ko nang pinag-iusapan kong ibalato na sa akin. Inasis ko siya. Mabait naman pala. Nagbiro pa siya na kung pwede daw niya isukat. Sa isip ko naman, kung pwede lang sana, ako pa ang magsusukot para sa kanya. Medyo napasarap ang kwentuhan namin. At na makapagbayad na, bumalik pa at nakipagkwentuhan pa. Nabanggit niyang bagong salta lang siya dito sa Maynila. Galing siya ng Iloilo. May napasukan daw siyang trabaho bilang CQ sa isang bar sa Malate. Naghahanap nga daw siya ng matitirhan. Medyo nalalayuan pa daw siya sa tirahan niya ngayon sa may Intramuros. Lalo na't panggabi siya, mahirap daw siyang makauwi. Gusto niya sana ay yung nalalakad lang. Agad ko siyempre ang inalok yung inuupahan ko. Isa lang ang kwarto pero bahala na kay Aling Nati. Nahulog lang talaga ang loob ko sa lalaking ito. Siya ay si Joel. Hinintay niyang matapos ang trabaho ko. Pagka-uwi ay ipinakilala ko siya kay Aling Nati. Ang sabi ko, hahati siya ng kwarto sa akin. Dalawa naman ang kama pero magbabayad din ng upa. Kahit medyo alangan, pumayag din si Aling Nati. Noong unang gabi, alumpihit si Joel sa kama niya. Naiinitan daw. Isa lang kasi ang electric fan sa kwarto. Bibili pa daw siya sa sweldo niya. Matitiis naman daw niya ang init at makatulog ng mahimbing kung nakabrief lang siya. Sanay daw siyang matulog ng ganun. Katunayan nga daw, noong mag-isa pa lamang siya, ay nakabrief lang palagi kapag nasa kwarto niya. Biniriw ko siya na pwede naman niyang gawin yon kahit magkasama na kami. Total, wala namang ibang makakakita kundi ako lang. Biro lang sa akin yun pero nagulat ako dahil tila sineryoso yun ni Joel. Pagising ko kinabukasan, nagulat na lamang ako nang makita ko siyang habang natutulog pa ay nakabrief nga lang siya. Hindi man lamang naisip na magkumot para matakpan ang katawan niya. Pero hindi niya siguro yun na malayan. Dahil nakita ko ang kumot na nahulog sa lapag mula sa kanyang kinahihigaan. Hindi ko pinansin yun. Pinabayaan ko na lang
at hindi ko na rin binanggit pa sa kanya. Napansin ko lang na magmula noon ay ganun na si Joel. Parang feel at home na sa akin. Ewan ko lang kung nahuhuli niya akong madalas na nakatingin sa kanya. Hindi ko maiwasang di makapatingin ng madalas sa kanya. Lalo pat magkasama kami sa kwarto. At hindi naman kalakihan ang silid na inuupahan namin. At gaya ng nasabi ko, malakas talaga ang dating sa akin ng mga lalaking katulad ni Joel na Moreno. At matangkad pa. Naglalaro minsan sa isip ko na paano kaya kung kaming dalawa na? Isang gabi, dumating si Joel na nakainom. Ikinandado ko ang pintuan kaya kumatok siya. Pinagbuksan ko naman siya kaagad dahil gising pa ako ng mga oras na yon at nagbabasa ng libro. Napansin ko kaagad na nakainom siya. Kahit di ako nagsalita, nagsorry na si Joel. Araw ng sweldo nila at idinahilan ni Joel sa akin na hindi raw niya matanggihan ang kanyang mga kasamahan na nagyayang mag-inuman. Ayaw raw sana niya dahil nakakahiya sa akin. Pero nahihiya rin daw siya na hindi pagbigyan ng kanyang mga kasamahan dahil minsan lang itong mangyari at bilang pakikisama na rin. Hindi naman ako nagalit sa kanyang ginawa. Naiintindihan ko na paminsan-minsan ay kailangan din niyang gawin yun. Pero sinabihan ko rin si Joel na hanggat maaari ay paminsan-minsan lang dahil baka kakumapansin siya ng kasira namin. Lampas na kasi ng curfew namin ang oras ng kanyang pag-uwi. Mabuti na lang at nabigyan ko kaagad siya ng duplicate ng susi namin sa main door at walang nakapansin sa kanyang pagdating. Ikinandado ko ulit ang pintuan samantalang si Joel ay umupo naman sa kanyang higaan. Pinagbigyan ko siya at parang pagod na pagod. Dumaing siya sa akin na masakit daw ang katawan niya. Pinahiga ko si Joel. Kumuha ako ng malamig na tubig at bimpo at pinunasan ko siya sa katawan at sa may likuran para mahimasmasan siya. Amoy na amoy ko ang singaw ng alak. Mukhang nakarami ng nainom. Pagkatapos ay tinanong ko kung gusto niya magpamasahe sa akin. Nahiya pa siya nung tinanong ko. Sabi ko naman, ako naman yung nag-alok kaya huwag na siyang mahiya. Nang marinig niya ang sinabi ko, bigla na lamang niyang hinubad ang kanyang damit at pantalon. At saka siya humiga ng padapa sa kama. Sinimulan kong masahihin si Joel sa likod, mula sa batok, magkabilang balikat pababa sa kanyang bewang. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko na tila mahimbing na ang kanyang tulog. Hindi na kumikilo sa hinihigaan niya, kaya hindi na namalayan kung ano ang ginagawa ko sa kanya. Amoy na amoy ko pa rin ang masangsang na singaw ng alak sa kanyang katawan. Naisip kong punasan uli ng malamig na tubig para mapreskuhan ang pakiramdam niya. Kaya tumayo ako para kunin ng bimpo na ginamit kong pamunas sa kanya kanina. Marumi na ang bimpong pinamunas ko kanina. Nagkataon pang nagamit ko na lahat ang tubig namin sa pitcher kaya napilitan akong bumaba para kumuha ng panibago. Doon ko na rin hinugasan ng bimpo sa banyo sa ibaba. Pagbalik ko sa kwarto, nagulat na lamang ako nang makita ko si Joel na nakaupo na sa kanyang higaan.
Nakayuko at nakatakip ang mga kamay sa mukha. Tinanong ko kung bakit. Parang naalimpungatan daw siya at biglang nagising. Napatingin siya sa daladala kong pitsil at bimpo. Ipinaliwanag kong bumaba lang ako sandali para kumuha ng tubig upang mapunasan ulit siya. Dahil nangangamoy alak pa rin siya. Hiyang-hiya si Joel sa akin at panay ang hingi niya ng paumanhin. Nangako pang hindi na raw niya uulitin pang gawin ito. Dahil nakakaya daw sa akin. Natatawa ako sa kilos ni Joel dahil panay ang kamot niya sa kanyang likod na parang hiyang-hiya talaga siya. Pinahiga ko ulit siya para mapunasan. Nag-aalanganin pang sumunod sa pinagawa ko si Joel kaya ako na ang nagpilit na humiga siya. Pinunasan ko ng malamig na bimpo ang kanyang katawan mula sa dibdib hanggang sa bandang puson. Pagkatapos, binalawan ko ulit at pinunasan ko naman sa mukha. Pagkatapos ay pinatalikod ko naman at pinunasan ko sa likuran. Daig pa ng isang mag-asawa ang itsura naming dalawa ng mga sandaling yun. Hindi makatingin ng diretso sa akin si Joel. Kaya lihim akong napapangiti. Nang matapos kong punasan, nagpaalam ako sa kanya na bababa ulit ako para itapon ng tubig sa pichel at banlawan na rin ang bimpo. Iniwan ko siyang nakaupo na sa gilid ng kanyang higaan at palang wala pa rin sa sarili. Pagbalik ko at pagbukas ng pintuan ay dinatnan ko siyang nakatayo at nakahubad. Nakatalikod siya sa kinatatayuan ko at naghahanap ng damit sa kanyang bag. Lalabas sana ako pero huli na dahil biglang umarap sa akin nang marinig na bumuka ang pintuan. Kitang-kita ko ang itsura ni Joel na nawala ni isang saplot sa katawan. Para siyang nabigla dahil sa itsura niya sa harapan ko. Pero wala na siyang magawa. Ako na ang gumawa ng paraan para maputol ang pagkakailang sa isa't isa. Oh, pare. Halika na, tuloy na natin. Labanlawan ko na tong bimpo para tuluyan ka ng mahimasmasan at makatulog ka na ng mahimbing. Ang palusot ko. Para naman siyang batang sunod-sunuran na dumapa sa kama at nagpaubaya. Tahimik kami pareho. Walang imikan. Pinunasan ko ang kanyang batok, balikat, mga kamay at braso. Tanging tunog lang ng pagpatak ng tubig at pagpiga ng bimpo ang maririnig mo sa kwarto. Sinunod ko naman ang kanyang likod. Halos simatayin ako nang bigla siyang tumagilid. Ginawang dantay ang braso ko. At siya ay tuluyan ng nakatulog. Halos mabalian ako ng mga panahon yun pero pinili ko itong tiisin dahil ito ay ang sandaling pinakaiintay ko. Dahil sa kalasingan ni Joel, ay nagawa ko ang pinakaaasam ko. Yun ay naging umpisa na ng maliligayang araw ko. Pinunasan ko siya at sinuutan ng brief yung binili niya sa bench nung araw na nagkita kami. Pagkatapos nun, ay natulog na din ako nang may ngiti sa aking mga labi.